Masiglang nagtipon sa isang gabing spiritual enrichment program ang mga kababaihan sa Lutukan Seventh-day Adventist Church sa Riaya, Quezon. Doon sila ay nagkaroon ng open forum tungkol sa kanilang mga karanasan kasama ang Diyos na nagpatibay sa kanilang pananampalataya, samahan at pagkakaisa sa paglilingkod. Ang iba pang bahagi ng kanilang pinagpalang programa nasa balitang may pag-asa ni Cheryl Joy Rivera. Isang programa ang ginanap ng Women's Ministry, ang Spiritual Enrichment na pinangunahan ni Ginang Lita Ocampo sa kanyang tahanan sa Lutukan Highlander sa Riaya, Quezon. Layunin ng naturang programa na palakasin ang espiritual at pananampalataya ng bawat kababaihan upang maihanda at madalisay ng kanilang puso sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoong Hesus. Hinimok at aktibong makilahok sa mga gawain ng Panginoong Diyos at magkaroon ng prayer band, pangalagaan ang sariling kalusugan at dalawin ang mga kapwa kababaihan upang maiwasto ang mga kakulangan lalo na sa espiritual at magdalahan ng mga pasanin ng isa't isa. Sa pasimula ng programa sa pamamagitan ng devotional, musical offering ni Cathy Romo, kasunod ang mensahe ni Daisy Manalo, kanyang idiniin na dapat matuto sa lahat ng mga bagay, pangyayari o kalagayan ng ating buhay at musical offering ni May Bendia bilang tugon sa naturang mensahe. Nagkaroon ng question and answer portion ang bawat grupo sang-ayon sa bawat karakter ng mga kababaihan sa Biblia at binigyan ng sharing ng mga karanasan sa buhay at kung paano isa kabuhayan at refleksyon ng mga naturang mga karakter. Nagbigay din ng kanya-kanyang sharing ang bawat isa, naging emosyonal habang sinasalaysay ang kanilang mga karanasan sa buhay na nagbigay aral at inspirasyon upang magamit sa ikatitibay ng bawat isa. Kaisa din si Ginang Doning Binabay, 87 anyos na nakilahok at nagbahagi ng kanyang masalimuot na pinagdaanan sa buhay. Sa commitment ni Ginang Joy Rivera, kanyang idiniin ang pagtatalaga ng sarili at oras para sa Panginoon. Pagkagising sa umaga at bago matulog sa gabi, palaging taimtim ang pananalangin upang lalong lumalim ang relasyon sa Panginoong Hesus at panghawakan ang kanyang pangako gaya ng nasusulat sa Juan 15 verse 5. Sa kabila ng mga mapapait at mahihirap na pagsubok sa buhay, laging alalahanin ang Panginoong Diyos na napakabuti at hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak na may mga masidhing pangangailangan. Sa pagtatapos ng programa, naging masaya ang lahat at lalo pang tumibay ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoong Hesus. Ay nagpapasalamat kami sa Panginoon, gayon din sa mga kababaihan ng Lutukan na tumugon sa aming panawagan. Nagkaroon kami ng spiritual enlightenment na kung saan nagkakaroon ng patibayan sa pananampalataya. Na kami ay nagkaroon ng mga personal na testimony na naging emosyon, ang iba'y masaya, naging matagumpay ang programang ito. Layunin makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Cheryl Joy Rivera, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.